Okay, so magandang umaga. Ito naman, ito pa rin ang non-institutional correction para sa criminology student. At ito pa rin ang inyong instructor na si Nolizy Ingcad. So, ito naman ay part 2 or continuation ng ating manual with regards sa non-institutional correction para sa criminology student. No? Okay, so una dyan, history of probation in the Philippines. So, ano ba yung mga batas na naglagay ng tinatawag nating probation? So, napag-alaman natin, meron palang tinatawag na Act Number 4221 or title ay Probation Act of 1935. So, itong Probation Act of 1935, na isa batas po pala ito noong August 7, 1935. So, noon, ang probation office ay under ng Department of Justice. No? Yung probation office under ng Department of Justice. Pero ngayon, attached na lang siya, no? Attached siya sa ngayon, ha? Ito ngayon yung present. Ang PPA ay attached sa Department of Justice. Pero dito sa Act Number 4221, ang probation office pala ay under dati ng Department of Justice. Pero noong November 16, 1937, ang Supreme Court dineclared pala itong unconstitution in the case of People versus Vera. Okay, kaya pag ang tanong sa inyo is, what is the first case of the probation? Ano po yan? People versus Vera. Okay, ano ang grounds? Bakit daw dineclare unconstitution? In the grounds ng undue delegation of legislative power and violation of the equal protection of law. Okay? So, next, nandito rin ang tinatawag nating House Bill 393. Kasi nung nung una, nandyan ang Act Number 4221. Ito, dahil inabolish yung Act Number 4221, ipinail ngayon ang House Bill 393. Sino ba ang nag-filed? Si Honorable Teodulo C. Natividad at saka si Honorable Ramon Bagatching. Pinail na ito yung malapit na matapos ang kanilang termino. So sa hindi inaasahan ng pagkakataon, bigla naman nagkaroon ng tinatawag nating martial law. So in short, na-pending siya. Pero si Honorable Teodulo Natividad, noong natapos ang martial law, hindi siya nagpatinag. Itinuloy niya pa rin ang Presidential Decree Number 968. Ito na ngayon yung tinatawag nating Probation Law of 1976. Or sometimes, tinatawag natin na adult, yan, tinatawag siyang adult probation law. Okay? Sometimes, tinatawag na adult probation law. Ito palang Presidential Decree Number 968. Marami din palang pinagdaanan na amendment. Ano yung tulad ng pinagdaanan amendment? Nandyan ang Presidential Decree Number 1257. Diba? Nandyan din yung Batas Pambansa Number 76. Nandyan din yung Presidential Decree Number 1990. At syempre, ang pinakabago natin, nandyan ang Republic Act 10707 or An Act Amending Presidential Decree Number 968 or otherwise known as Probation Law of 1976. So, ayun pala yung mga karagdagan na nang tawag dito mga amendments. So, ito na yung bagong amendments natin with regards sa probation law. No? So, ano may mga nilalaman niyan? Malalaman natin yan sa susunod na video natin kung ano ba ang nilalaman ng PD 968 at ano ang inamend ng Republic Act
10707. Okay? So, kung bago ka lang dito sa aking page, i-like mo ang Ackley Mentoring by Chops, i-follow mo na rin at click the notification bell. Same din sa aming YouTube channel, nandyan ang Ackley Mentoring by Chops Black. So, i-like nyo yan, i-subscribe at i-click nyo rin ang notification bell. Okay, para sa mga future na aming post or video lecture para sa inyong mga criminology student. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!